Welcome back sa Pinoy Vidcyclopedia. Sa video na to, pag-usapan natin ang ilang mga facts tungkol sa bulubundukin ng Sierra Madre. Tatalakayin natin ang ilang impormasyon tungkol dito at kung bakit nga ba mahalaga ito para sa ating mga Pilipino. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinoy Vidcyclopedia, ang channel na ginawa para sa mga Pilipinong mahilig sa dagdag na kaalaman. Ngayon, simulan na natin. Number 1. Pinakamahabang bulubundukin sa Pilipinas. Ang Sierra Madre ang pinakamahabang bulubundukin o mountain range sa Pilipinas. Ito ay may habang 540 kilometro o 540 kilometers. Nagsisimula ito sa probinsya ng Cagayan sa Hilaga at nagtatapos sa probinsya ng Quezon sa timog. Makikita natin sa mapang ito mula sa BirdLife International at Haribon Foundation kung gaano nga ba talaga kalawak ang nasasakupang lupain ng bulubundukin ito. Ang Sierra Madre ay ang mga lupain sa loob ng Dilawa na Guhit. Tinatawag rin ng Sierra Madre na backbone of Luzon dahil sa haba nito na tila ba'y isa siyang spine na sumusuporta sa nasabing isla. Number 2. Shield laban sa bagyo. Ang bulubundukin ng Sierra Madre ay isang natural na proteksyon laban sa mga bagyo para sa Metro Manila at sa ibang mga probinsya sa isla ng Luzon. Balikan natin ang mapa kanina. Mapapansin na ang Sierra Madre ay nasa pinakasilangang bahagi ng isla ng Luzon. Sa kaliwa nito ay ang mga probinsya ng Luzon kasama ang NCR at sa kanan naman ay ang karagatang Pasipiko o Pacific Ocean kung saan nagmumula ang maraming bagyo na pumapasok sa ating bansa. Ayon sa isang pag-aaral na nailathala sa Philippine Journal of Science, napansin na ang pagdaan ng bagyo sa Sierra Madre ay nakapagpapabagal ng galaw nito. Dahil dito ay bumabagal din ang pagbagsak ng ulan sa mga lugar na dinaraanan ng bagyo. Marami na tayong mga sakunang pinagdaanan dahil sa masasamang panahon gaya ng bagyo. Marami ang nasasalanta at may mga mampapait na dinaranas dahil sa mga hagupit ng kalikasan. Paano na lang kung mawawala pa sa atin ang natural na proteksyon na ito? Number 3. Sagana sa buhay. Ayon sa DENR o Department of Natural Resources, ang Northern Sierra Madre Natural Park na nasa hilagang bahagi ng bulubundukin ng Sierra Madre ay ang pinakamayamang lugar sa Pilipinas pagdating sa genetic, species, and habitat diversity. Sa madaling sabi, ang Sierra Madre ay tahanan ng maraming iba't ibang uri at anyo ng buhay. Kaya naman noong 2001 ay itinalaga ito bilang isang protected area sa ilalim ng Republic Act 9125. Malaki rin ang tulong ng Sierra Madre sa buhay ng mga tao sapagkat ito'y pinagkukunan ng tubig, pagkain, at tirahan. Number 4. Lupain ng mga ninuno. Ang bulubundukin ng Sierra Madre ay ancestral domain o lupain ng mga ninuno ng mga katutubong Agta, Dumagat, Remontado o kilala bilang mga Agta. Sila ay isang grupo ng mga sinaunang hunter-gatherers o mga nangangaso at kumukuha ng makakain sa kanilang lokal na kinaroroonan. Tirahan na ng mga Agta ang Sierra Madre sa higit sa 35,000 taon o 35,000 years. Number 5. Nanganganib. Sa kabila ng pagpapausbong, pagkalinga at pagprotekta ng bulubundukin ng Sierra Madre sa iba't ibang mga uri at anyo ng buhay kasama ang mga tao, ito ay kasulukuyang nanganganib. Ayon sa Philippine Climate Change Commission, palubha ng palubha ang panganib na kinakaharap ng Sierra Madre dahil sa ilegal na pangangahoy, ilegal na pagmimina, pagpapatayo ng mga kalsada, at pag-convert sa klasifikasyon ng gamit ng lupa para magamit ito sa agrikultura. Nandyan rin ang malalaking proyekto gaya ng Kaliwa Dam na sinasabing nagbabantang masira ang maraming species ng buhay na matatagpuan dito, nagbabantang tanggalan ng tirahan ng mga Agta, at nagbabantang mabawasan o mawala ang proteksyon ng Luzon kasama ang Metro Manila laban sa mga sakunang hatid ng masamang panahon. Anong masasabi ninyo sa mga facts na ito tungkol sa bulubundukin ng Sierra Madre? I-type nyo lang sa comment section at huwag kalimutang i-like ang video na to kung kayo ay nag-enjoy o may natutunan. Salamat sa panonood sa Pinoy Vidcyclopedia, ang channel na ginawa para sa mga Pilipinong mahilig sa dagdag na kaalaman. Kita-kita tayo muli sa susunod na video. Hanggang sa muli!